Hello beautiful souls. Welcome back to my channel. So, papakita ko sa inyo kung paano nagbihis ang souk area. So, ayan, mula dito sa aking bintana, which is yung bedroom ko. Ayan, ito yung roundabout, dating roundabout. Ngayon, ginagawang signal. Ayan, malapit nang matapos. So far, isang taon na. Kaya isang taon na rin nag-i-struggle yung shop namin. So, yun yung shop namin. Zoom natin. Ayan. Ayan, ayan. Ito. Saan ba yung dali? Ito. Yung shop namin. So, nag-i-struggle talaga siya. Gawa nga na tamad na yung mga taong pumunta sa area na to. Kasi laging traffic, lalo na sa hapon, which is after na yun ng office hours, walang mapag-parkingan as in, ganun. Kaya, mahina siya ngayon. Pero, pinagtatsagaan namin, nirenew pa namin, actually, kahit ganito yung situation. Kasi, nilulook forward namin na maging malakas siya after nitong, ano, nitong road construction at saka beautification ng souk area. Lalo na at mag-FIFA. So, eto siya. So, isa na rin sa i-discuss ko ngayon kung paano mag-spot ng magandang location. Kasi ako, para sa akin, pinaka-the best itong location ko. Kasi itong location ko, dito mo makikita yung affordable. Hindi naman siguro. Siyempre, when it comes to yung high-end, maganda talaga. Sa high-end, kung sa high-end ka, dun ka sa West Bay, dun sa mga magagandang building na yun, dun sa kung saan ako magpatrabaho. Yun kung kayang-kaya mo. Dun, yun sa may opposite ng dagat. Yan, dun sa mga building na yan. Yan, kung gusto mo ng high-end, dyan ka tumira dahil absolutely ang ganda dyan. Pero kung gusto mo namang makatipid-tipid, dito ka sa loob. Tapos, at the same time, maganda pa rin yung location. Itong location namin yung pinaka-the best para sa akin. Ayan. Para sa akin lang naman. Pero, isi-share ko lang yung idea ko kung bakit pinaka-the best. Pinaka-the best kasi napakalapit sa lahat. Kung mahilig ka sa lifestyle, ayan, yung lahat ng mga hotel na yan. Hotel, ito Sasha. Yung Swiss Bell, yung sa kabil, yung tabi ng Swiss Bell pa, Horizon Manor, may mga bar. Diyan yung talagang sexy ka ng mga tao diyan pagdating sa bar. Tsaka affordable din. Sa likod pa ng mga hotel na to, marami pang mga hotel diyan. Actually, hotel area tong location namin. Tapos, ito yung souk market. Diyan, may market diyan na parang hindi nalalayo sa mga market sa Pilipinas. So, ma-feel mo talaga yung one. Paligid mo, para ka lang nasa Pinas. Bukod ang mga salesman nila diyan, magagaling na rin mag-Tagalog. Tapos, andyan din yung kabayan sa loob. Mga Filipino products. Tapos, ayun ang metro. Napakalapit lang sa metro station yan, yung may dilaw. Tama ba? Yan, Metro, so 2 minutes walk mula dito sa amin. Tapos yung opposite side niya na hindi ito makita, ano, bus station na siya. So, anywhere in Doha, napaka makaka-access ka. Anywhere in Doha na gusto mong puntahan ng nagtitipid, ito yung pinaka-the-best para sa'yo na location. So, bukod dito sa mga nabanggit ko, yun ang Mushrib area. Mushrib downtown. Dun sa Sukwakif. Yung opposite ng funnel na yan. Dun sa likod ng funnel na yan. Ito ang funnel. Sa likod niya. Sukwakif. And then, dun pa sa tabi niya mismo is Mushrib downtown. So, marami kang pwedeng pasyalan. So, iba pa dun yung ito. Corniche area. Corniche area means dun sa tabi ng dagat. Ayan, kung mahilig kang maglakad, mag-jogging, mag-bike, mag-sightseeing. Ayan,
makakapamasyal ka ng kahit wala kang ginagastos, kahit 5, kahit 1 real, wala kang gagastosin, makakapamasyal ka. Andyan na rin yung Mia Park, Museum of Islamic Park. Tapos maraming pasyalan sa likod, andyan. Tapos mula rito, syempre hindi makikita mula rito, pero nasa around the area lang yung National Museum. So, nandito lang din sa may park dito. Yan. Yan yung National Museum. Ano pa ba ang pwede? Yung Box Park. Dito lang din sa malapit. Dun sa may Mia. Daan ka dun. Sa may bandang unahan pa ng Mia mula sa papuntang right. Yun ang Box Park. Marami. Marami kang pwedeng pasyalan dito nang hindi ka kumagastos. And then, malapit din ang Albida Park dito, which is binabike ko nga lang. Pwede rin lakarin lang. Medyo malayo, pero masasabi ko na rin malapit. So, dito sa ilalim namin, merong Islamic Exchange. So, doon na rin ako nagpapadala. Dito sa building mismo na to, dito kung saan ako nakatira. Andiyan yung Islamic Exchange. Sorry, kasi hindi ako medyo bulol ako. So, andyan siya. Hindi ko na kailangan lumayo. Diyan lang ako nagpapadala sa ilalim namin. Merong dalawang grocery shop dito sa ilalim namin, supermarket. Yung isa hanggang alas 2 ng madaling araw, yung isa 24 hours siya. Meron din isa doon na 24 hours. So, hindi ka talaga kahit anong bilhin mo or kahit madaling araw ka gumising o anong oras ka magutom, may kailangan kang bilhin. So, wala kang dapat ikakapag-worry, meron kang makakainan. Ano pa ba? Ayan yung bus. Ayan. So, ang bus station nandiyan lang sa paligid namin. So, it's your choice. Kung ano ang gusto mong sakyan, gusto mong mag-bus, gusto mong mag-train, kung gusto mong pumunta sa pinakamalalayong part ng Qatar, na hindi kayang abutin ng train, hindi kayang abutin ng Uber taxi, pero sobrang mahal. Pero ito, pag nandito ka kasi, napakalapit lang ang bus stop. Ayan, so anywhere in Doha, anywhere in Qatar pala, mapupuntahan mo kasi very affordable ang mag-bus lang. Ayan, tapos mabilis lang din naman ang biyahe. Ayan, so yun yung tanging nakikita ko or malamang nakikita ko na ikinaganda ng place namin, ng location namin. Kaya dito, yung paupahan namin na 12 apartments, hindi yun nababakante dahil talagang ang daming naghahanap dito. Isa na rin yun sa pinakamagandang sasabihin ko kung gusto mong magpaupahan, kung gusto mong mag-business, dito ka sa location na to maghanap ng building or mga apartments para paupahan. Kasi dito, hindi ka mawala ng customer, hindi ka mawala ng tenants. Hindi ka mag-worry kahit in and out ang mga tenants. Kumbaga, oh, today may nagpaalam, mamaya lang ng konti, may tatawag, mag-inquire. So, hindi ka mauubusan ng tenant. Kasi sa ganda ng location, talaga, maraming nag-inquire at marami talagang nangungupahan dito. Isa pa yon kapag may events, normally, dyan sa Cornish area, ginaganap. Ayan, dyan sa Cornish na yan, ginaganap yung events. Most of the times, dyan, National Day or kung ano-anong events, dyan ginaganap sa Cornish. So, ngayon hindi kasi gawa ng road construction. So, hindi mo na rin kailangang makapagsiksikan sa trend para makapanood ng events. Hindi, wala nang ganun. Lalakarin mo lang anytime. Or kung tinatamad ka sa gabi, may fireworks. Hindi mo na rin kailangan pumunta para makapanood ng fireworks. Dito lang sa bintana, sa rooftop, makakapanood ka na. So, isa yun sa reason kung bakit pinili ko ang lugar na to. Hindi siya masyadong mura para sa akin kasi merong part ng Qatar na sobrang mura lang talaga. Pero yun yung medyo malayo-layo sa city. So, syempre, pag nasa gitna ka ng syudad, in-expect mo na medyo may kamahalan. Hindi naman siya mahal. Pero, maliliit lang ang room. Maliit. Pero,
ang presyo, kapareho lang din nung medyo mura. Yung kapareho ng price ng malalaking room pero wala sa syudad. Ganun po ang ibig kong sabihin. So, anyway, masyado na akong maraming sinabi. Way of marketing ko na rin, pero in fairness, hindi ko naman kailang i-market yung mga apartments namin or itong location na to. Pero marketing ko na lang din sa YouTube channel ko. So, thank you so much, beautiful souls, sa pakikinig ng aking kwento. Pasensya na, lalo na sa mga wala dito sa Qatar. Pero, salamat na lang din at nakikinig din kayo, nakikipanood. Sorry kung nakafocus lang yung kwento ko sa mga nandito sa Qatar. Kasi one thing, hindi naman ako makakapamasyal agad-agad. Gawa nga na may trabaho ako, hindi ako basta-basta makapag-leave. Tapos, pangalawa, gawa ng COVID, hindi tayo basta makapag-travel to take photos, videos, nature. Walang, hindi ganoon kadali sa ngayon dahil maraming requirements para mag-travel. Pangatlo, wala kasi talagang masyadong mapuntahan dito. Parang it's a dry place talaga. Mga man-made lang yung mga nature-nature dito, ganun. Hindi siya talaga natural, man-made talaga siya. Pero na-appreciate ko na rin kasi at least nag-i-improve ang Qatar. Ganun. So, kapag Friday naman, hindi kami late. Yun na rin yung time ko para late gumising. So, hindi rin kami nakakapamasyal sa mga malalayo. Kasi kailangan din namin bantayan yung aming YouTube channel. Ganyan. Kailangan namin manood, mag-give back sa mga nanonood sa amin. So, very rare talaga na makapasyal kami. Parang selected time lang. Ganon. So, wala akong gaano ngayon. Pero, most probably, in the near future, makaka-travel ulit kami. Depende yun kung aaprobahan ang leave ko. So far, mapapanindigan ko na yung aking YouTube channel na Beautiful Soul and Nature. Soul is okay. Pwede ko kayong bigyan yung mga mababait ang kaluluwa dyan. Kaluluwa talaga. What I mean, yung mga taong mababait, may ginento ang puso. I can share it with you guys. Pero yung nature, parang medyo imposible pa kasi sa ngayon. Pasensya na muna. Kung ano-ano na lang muna ang aking content. So, that's it, beautiful souls. Have a good day. Bye-bye. See you again on my next video. Thank you. Mm-hmm.